Hi guys, good evening po sa inyo. Ito na naman ang ating PSE Stock Trendings Review. So ngayon po ay first trading day ng February natin. So ngayon ay February 3, 2020. So ito po yung mga nag-top na stock sa atin sa ngayon. Si MWC, Tech, Euro, SSP, Web, Fruit, si Mac, si CHP, ISM at ang ating PSEI Index. So guys, hindi pa rin maganda yung nangyari sa ating market kasi after niya mag-oversold last week, yung last trading day natin in January, dumiretso pa rin itong ating index pababa. So akala natin magre-recover na pero bumaba pa rin siya hanggang 7,137.03. Ayan, so bago tayo magpatuloy guys, don't forget to read ang ating disclaimer. Okay, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, ayan, click mo po yung subscribe button natin. So pwede po kayo mag-aral dito habang bagsak ang ating market. So meron po tayo dito mga profit or losses sa stock market, yung mga stock trendings review natin. So pwede nyo pong balikan kung ano yung mga discussions natin para matuto po tayo mag-plot ng mga charts. At mga basic po ng stock market nandito sa PSEI stock market studies natin. At kung may personal question po kayo, hindi kayo naiintindihan about sa stock market, ayan. So add nyo lang po ako dito sa aking Facebook account na Palaboy Trader, ayan. So pwede po tayo mag-usap dito kung meron nakakalito sa'yo about sa stock market, ayan. So umpisa natin guys. So unahin po natin si PSEI para makita natin ang overall movement ng ating market. So nag-close si PSEI ngayon, so down pa rin siya at negative 0.89% ang binagsak po niya sa araw na to. So hindi maganda yung nangyari sa ating index guys ha. So gaya ng sinabi natin last week, ini-expect natin bumagsak pa itong si PSEI guys. So tingin natin i-retest niya itong 6.8 or dito muna tayo sa 6.9 yung kanyang nearest support sa ngayon. So yan po yung nakikita natin na pwedeng patunguhan ni PSEI kahit medyo oversold na po talaga siya kasi makikita mo dito sa MACD, wala pang reversal sign itong si PSEI. So persistent pa rin po kasi yung issue ng coronavirus natin. So delikado po kasi yun guys eh. Sa China, kung hindi nyo pa alam, marami na pong manufacturing sites doon ang pina-shutdown para lang hindi kumalat yung China. So ilan sa mga stocks natin ay may mga manufacturing sites doon at apektado po sila. So aralin natin kung ano yung mga stocks na related dito sa coronavirus natin. Ayan. So hindi maganda kasi tinignan natin kanina yung net foreign selling natin, malaki pa rin, negative 289.06 million. So yung pa rin sentiment ng ating markets guys. So based doon sa isang article, share ko lang din, nabasa natin kanina, yung title niya, Three Black Swans, sa Daily Inquirer yata yon. So sinabi niya, nung nauso yung SARS nung 2003, it took about 2 to 6 months bago po naka-recover ang ating PSEI market. Ayan, so take note mo yon kung namimili ka ng mga blue chips ngayon. Kasi wala pa namang reversal sign eh. So maganda kasi mamili ng mga blue chips sa panahon na to. Pero mas maganda kung maantay mo yung mga reversal candles natin. Ayan, so punta na tayo sa ating top trending stocks sa araw na to. So nanguna po si Manila Water. So actually guys, nagkaroon ng confusion dito sa disclosure ni MWC nung last week. Kasi last week, di ba, suspended yung trading natin dito kay MWC. So and then lumabas yung unang disclosure niya. So pagdating ng April this year, nagbabalak si MWC na magbenta ng kanyang mga shares sa halagang 10 peso. So in-expect natin pagbukas nitong first trading day natin ng February, babagsak itong si MWC. So sabi nga natin, baka bumagsak siya ng 10 peso. So nag-expect na tayo ng loss kasi may hawak din tayo sa kanya. Kaya lang naman, nung madaling araw, Monday early morning, may news naman na lumabas na itong si Enrique Rason is nag-invest pala dito sa MWC at bumili ng maraming shares sa kanya na nagkahalaga ng 13 pesos. So pagbukas pa lang po ni MWC, mataas na sa 13 pesos yung pagbukas niya. So around 13.4 pesos. So nagulat din tayo eh. Ayan, kaya hindi tayo naka-react dito nang maaga sa kanya.
Pero naantay natin siya. So tignan natin sa 5-minute chart. Okay, subukan natin sukatin yung pagbukas niya. So pagka-close niya ng Friday, nagbukas siya ng, so nag-green yung candle. So more than 10% kaagad pagbukas na pagbukas pa lang nitong si MWC, at nag-spike pa nga up to 19% yung kanyang stock. Ayan. So sana nakapag-profit na kayo, kasi medyo bumalik yung price niya, guys, ha. So kung nakabili ka dito sa taas niya, so pwedeng naipit ka na ng 11%. So medyo malaki din. So pag ganito mga stocks, guys, ang una niyong titignan lagi, lagi kong sinasabi, yung volume na pumapasok sa kanya at saka yung price action natin. So halimbawa, bago siya umakyat dito sa point na to nung pagka-open natin, dito sa mga previous points natin, yung price nag-stay above ng MA9 natin or above ng MA20. So actually yun yung binantayan ko kanina bago ako nag-sell ng stocks, kasi pagdating sa around 10:40 AM na-break na niya yung MA9 niya, tapos ilang beses na nag-try umakyat itong si MWC, pero hindi niya ma-penetrate itong MA9 natin. So lumabas na tayo dito sa point na to, kasi alam natin medyo weak na. Tapos ang daming red candles, walang malaking green candle na pwedeng magtulak ng price pataas sa kanya. So isa pang red indication, pag pumapasok ka sa mga volatile na stocks, pag yung dito sa 5 minute charts, guys, ha, pag yung MA9 nandito sa baba ng MA20, indication niya na mahina na yung momentum. So makikita mo din dito sa RSI pointing downwards na. So pati yung MACD natin pointing downwards na rin. So maalarma ka na pag ganyan yung nakikita mo sa kanya. Ayan. So tingin natin, malakas kasi yung profit taking, guys. So ayan, so ang laki ng volume na lumabas sa kanya. So tingin natin may play pa rin naman itong si MWC. So ang magiging support niya ngayon, itong gap up natin dito, di ba? So around 12.3 pesos. So ayan, so palakihin natin para makita natin. Yan yung magiging next support nitong si MWC. At ang kanyang next na resistance is itong peak naman natin. Ayan. So ito, possibly ito yung trading range natin for this week dito kay MWC. So hopefully bukas, kung bumagsak man siya, i-retest niya lang itong ginuit natin na resistance area natin, or rather support area natin dito, at mag-rebound yung kanyang price. Kasi kung titignan mo yung kanyang RSI, meron pa rin naman siyang momentum, guys. Ayan, oh. So bukas pa rin yung kanyang MACD. At dahil nga meron nag-invest sa kanya sa halagang 13 pesos, so marami ang mag-iisip na traders niyan na ang fair value niya sa ngayon is 13 pesos. Ayan, so yun po yung nakikita natin na direction ni MWC natin. So next po natin si Tech. Ayan, nabuhay itong si Sir Tech, ha. So hindi natin masyado nakita to kasi tutok tayo kay MWC. Pero ang galing, guys, ha. So congrats po ng mga sumalo dito kay MWC, kasi nag-gain po siya ng 23.6%. So ang laki niya na, isang araw lang na nag 20% ang upward movement nitong si Tech. So meron din isang sumabay dito kanina, si SSP. Mamaya i-discuss po natin. So hanapin natin yung kanyang possible price direction. So yung mga ginuguhit natin na trend lines noon, na sabi natin downward siya. Ayan, guys, oh, makikita mo na break na niya yung descending triangle na ginuhit natin nung nakaraan sa kanya. So dagdagan natin ng mga support lines. Actually maganda, kasi ang daming pumasok na volume dito kay Sir Tech. Hindi natin alam kung manipulation lang ng mga traders itong nangyari sa kanya. So magbe-base lang tayo sa price action natin. So sabi natin nung nakaraan ang support niya is 7.88 pesos, pero hindi na siya umabot doon at nag-rebound pabalik yung kanyang price. So ngayon tignan natin kung anong posibleng mangyari dito kay Tech. So nag-rebound yung RSI, pero yung MACD, guys, ha, tignan mo, nasa baba pa rin ng red line yung ating blue line. Indication na mukhang pilit yung pagtaas po dito kay Tech. So tignan natin sa 5 minute chart. So, ayan, guys, oh, tignan mo. Nung nagkaroon, tanggalin ko muna yung mga trend lines natin para madali siyang makita at mapag-aralan. So, hanapin lang natin yung time na nag-breakout. So, at around 11:15 a.m. nag-breakout pala itong si Tech. Ayan, guys, oh. So, nung mag-breakout yung price, makikita mo dito, bago siya mangyari, yung MA9 natin nasa ibabaw na
ng MA20. At nung confirm na nandito na sila sa taas, itong MA9 na sa taas, MA20 na sa baba, at ang MA100 na sa baba, tinulungan na siya ng mga traders natin na umakyat. So yan po yung characteristic ng ano, isang magandang stock na volatile, yung bigla na lang siyang umakyat. Dapat hindi niya mabutas, or rather yung mga MAs natin, itong MA9, hindi masyadong malayo dito sa ating MA20. At yung dalawang MAs natin na to, nandito lagi sa taas ng ating MA100. Ayan. So tingnan natin bukas kung anong pwedeng mangyari kay Tech, pero ang laki kasi ng volume na pumasok, guys, ha? Pero kung hindi mo hawak itong si Tech, maghanap ka muna ng entry price natin. So normally kasi dapat may mga retest to. So tingnan natin kung ire-retest niya itong, kasi ang next na, ang dami niyang binutas na resistance, ha? So itong gap na to, binutas niya. At currently, nandito siya sa resistance sa mga consolidation ng prices natin. So maganda lang pumasok dito kay Tech kung ma-break niya itong current resistance level at around 11.07. At kung papasok ka dito, guys, tumingin ka na sa 5-minute chart. Ayan. So ayan, meron nag-message sa atin. Mamaya, sagutin natin ng ating kaibigan. So tignan mo na sa kanyang 5-minute chart, kasi dito mo na lang makikita kung maganda yung movement niya o hindi after niya mag-breakout. So ang papansinin mo lang, yung price natin hindi masyadong babagsak either dito sa MA9 natin or dito sa MA20. Ayan. So pero tingin natin, maraming magpa-profit taking dito kay Tech, kasi currently nasa malakas na resistance level itong si Tech natin. Ayan. So yun po yung nakikita natin sa kanya. So take caution kung papasok kayo, guys, kasi 23% na yan, eh. So nag-research tayo ng mga news. Wala naman tayo makitang catalyst sa kanya para umakyat ng biglang-bigla. Maliban na nga lang sa yung mga manufacturing kasi ng China is pinahinto muna for this week, or rather for unknown time frame, gawa nga ng coronavirus. At siyempre yung mga technology stocks na nasa Pilipinas, lalakas yung demand sa kanya. So yun yung parang naging mindset ng mga pumasok na traders dito kay Tech. Ayan. So next po natin si Euro naman. So request ito yung isang kasama natin, ha. Ayan, guys, ha. So pag pumapasok po kayo sa mga ganitong stocks, tawag natin dyan yung mga pump and dump na stocks. Kasi nung last week naging usap-usapan itong si Euro, kasi nga inisip nila na yung mga medicine utensils natin, ang nagsusupply itong si Euromed, kasi marami na kailangan ngayon ng mga face mask, mga medicine equipment. So naging in demand kaagad sa tingin nila itong si Euro. Pero pagdating naman ng bukas natin, actually malakas nga ang bukas nito, guys, eh, kasi pag open itong si Euro, nag-gain kaagad siya ng 11.89%. Pero pagdating naman ng magkaroon siya ng peak siguro around 35%, nag-profit taking naman na kaagad yung mga traders natin sa kanya. Ayan. So tingin natin medyo bearish itong si Euro, kasi ang laki po ng volume na lumabas sa kanya kumpara sa pumasok kahapon. So tingnan mo yung indicators natin sa RSI, biglang nagbago yung kanyang sentiment at bumagsak na lang siya. So yung MACD, bullish siya, kasi hindi siya makahabol sa sobrang galaw nitong si Euro. So para ma-analyze natin to, siguro mas maganda tignan sa 5-minute chart. Ayan. So kagaya ng sinasabi ko sa inyo, guys, ha, pag pumapasok kayo sa mga volatile na stocks, sisilipin nyo na kung yung MA9 bumabagsak na sa ilalim ng MA20. So medyo nako-confirm yung sinasabi natin na pwedeng maging strategy pag pumapasok ka sa mga volatile na stocks. Ayan. So hindi na siya makaakyat dito. So ilang beses niya, so sa tagal niya from 10 a.m. hanggang around 2 p.m. siguro, dapat nakapag-decide ka na lumabas sa kanya. Ngayon, pwede, marami sa atin naipit na sa kanya. So titingnan mo din, guys, yung volume. Pag red yung candle at medyo malaki yung mga volume na nag-i-spike, ibig sabihin nagsisell po yung mga yan. Pag green naman yung volume, tapos green yung candle, tapos green yung volume na nakikita natin at mataas siya kumpara sa mga previous na volumes na pumapasok,
bullish po yung stock na ganun. Ayan. So, sana gamitin yung simple strategy or analogy yung mga sinasabi natin para hindi kayo maipit, guys. So, kahit trend lines na lang, pag drawing mo ng trend line sa kanya, hindi umakyat yung trend lines natin or hindi ma-break ng price, dapat nagtataka ka na kung bakit hindi umakyat ng stock na to. Tapos, pumasok ka dito, may gap na 15%. Ayan. So, ayan. Tapos, alam mo naman si Euro, speculative lang yung nangyari sa kanya. Kasi, tignan mo naman yung buong history nito si Euro. Ganun lang siya. So, sabi natin nung uli, pagka-spike niya, bumabagsak din siya kaagad. Ayan. So, tignan natin, meron ba siyang resistance na na-hit? So, actually, wala siyang resist. Ito siguro pwedeng resistance na na-hit niya. Pero alam naman natin, sinabi natin nung nakaraan, ganito nga yung ugali ni Euro. Pump and dump lang po itong si Euro. Ayan. So, kung may hawak ka, tignan mo, baka masyadong malaki na yung loss mo. Dapat kasi may nakaset ka na cut loss para hindi ka naiipit sa mga stocks na ganito. Ayan. So, bearish yung sentiment natin dito kay Euro kasi nga hindi po maganda yung candle na form at mukhang maraming naiwan traders dito sa kanya. Ayan. So, next po natin si SSP. So, ayan, grabe itong pagkaka-pump dito kasi kay SSP, guys. So, mukhang nag-ceiling itong si SSP at nag-close siya sa 1.5 na price. So, sinamantala ng mga traders natin. Siguro, wala masyadong... Kasi ilang araw nang pawala na yung volume sa kanya. So, wala na yung momentum, wala na yung mga sellers. So, madali na lang siyang itulak kasi yung price lang naman niya nasa 1 peso. Ayan. So, congrats pa rin doon sa mga nakahuli sa kanya. So nasa 50 nga no, after ng closing niya. So, tignan natin yung 5-minute chart para makita natin yung galaw ni SSP. So, pinump lang siya around 2:40 p.m. Ayan. So, may breakout siya dito. Kung nakasabay ka, siguro at least 20%, 27%. Nakuha mo sa kanya. So, dahil ganyan yung candle niya, so actually, hindi naman maganda itong si SSP, guys. So, tingnan mo. Long term, kung fundamentals lang ang pag-uusapan, bagsak na bagsak itong si SSP. Kaya nga lang, kasama ni Tech, nagiging speculative na ngayon yung mga semicon or electronics company natin dito sa Pilipinas. So, sa ngayon, nandito po siya sa malakas na resistance level. Tingin natin, at around 1.5. So, may demand dito kay SSP, laki ng volume. Kung technicals lang naman ang pag-uusapan, pwede pong may iangat pa itong si SSP kasi based doon sa 5-minute chart niya, balikan uli natin, medyo marami po yung pumasok sa kanya. So, bukas, maganda pag pumasok ka dito sa kanya, tingin ka na kaagad dito sa 5-minute chart natin. So, kagaya nung napag-usapan natin doon sa ibang stocks, tingnan mo yung mga MAs natin as a support sa kanya. So, yung iba po gumagamit ng Fibonacci. Pero madali lang naman makita sa mga moving average natin kung anong susunod na galaw nitong si SSP. Ayan. So, based lang sa volume, sa candles natin, mukhang merong konting akyat or upwards pa na nakikita tayo dito kay SSP. Pero pag pumasok ka, guys, be very cautious po dito sa mga pinipitik na stocks natin. Ayan. So, next po natin, itong si Phil Webb naman. So, ayan. So, yung nakasanay ni Phil Webb, guys, umakyat sa umaga and then pagdating po sa hapon, dinadump po niya yung kanyang price. So, since sinusundan pa rin niya yung ating downward trend lines or descending triangle, bearish pa rin tayo dito kay Webb. So, hanapin na lang natin ang kanyang next support. So, tingin natin yung pinaka-weak niya, yun yung magiging support at around 3.13. So, hindi tayo magiging bullish dito kay Webb hanggat hindi siya nakakalabas dito sa ating trend line. So, downwards na yung momentum ng ating MACD tsaka nung ating RSI at wala na pong volume. So, umalis na yung mga pumitik ng price nitong si Webb. So, bearish po tayo sa kanya. Ayan. So, next po natin, itong si Fruit. Tignan natin kung anong patutungan nitong si Fruit. So, sa ngayon, mukhang malakas pa rin ang support niya. So nandito pa rin naman siya sa support, guys. So, nag-close siya ngayon ng 1.22%. So, tingin natin yung 1.6. Yan yung strong support na itong si Fruit. Pero, hindi tayo ganun ka-optimistic sa environment natin. At yan. So, meron pa tayong pwedeng madraw na descending triangle dito kay Fruit.
So okay pa naman, healthy pa naman yung volume niya. Kaya lang medyo bearish na tayo sa kanya kasi descending triangles yung na-form sa kanya. Unless retest lang to ng kanyang next na higher lows at maka-breakout siya dito. So mag-assume lang tayo na maging bullish to pag nakalampas dito sa ating trend lines. Ayan. So yung RSI, actually okay pa naman yung RSI. Kaya lang, naghahanap pa siya ng konting momentum. Tapos, ayan, nag-umpisa na pala maging bearish yung kanyang MACD. Ayan. So overall, medyo sideways to bearish po ang nakikita natin kay Fruit. Wala pa tayong makitang upside sa kanya kasi nandito siya sa loob nating descending triangle. Ayan. So next pa natin, itong si MAC. So ito na kaya ang bottom ni MAC. So congrats po dun sa mga nakahuli kay MAC kasi nag-gain siya ng 7.89%. So magiging support natin ngayon yung kanyang bottom price at around 8.82. So hindi pa naman tayo ganun kabullish dito kay MAC kasi isang candle pa lang kasi ilang beses nating na-try itong si MAC na tignan. So hindi po siya makalabas dito sa ating MA9. So magiging gauge natin para maging bullish sa kanya, lalampas siya dito sa kanyang MA9 kasi battered na rin itong si MAC, ha? Simula na mag-decline siya hanggang sa current price niya. So halos more than 48% na yung binagsak nitong si MAC natin. Ayan. So hindi maganda. Ha? So hopefully mabasag niya itong MA9 para maging bullish tayo kay MAC. So hindi pa tayo sure kung ito yung reversal candle niya kahit na malaki yung volume, oversold pa rin naman yung RSI. Tapos yung MACD hindi pa naman masyadong clear kung tataas ba siya o babagsak yung price. Ayan. So antabayan na natin itong si MAC. Pero sa ngayon, yan po yung support niya at ang kanyang immediate resistance is itong ME9 natin at 11.03 or 11 pesos. Ayan, so yun po yung nakita natin sa kanya. Next po natin si CHP. So kagaya ni MAC, para na bumubuo ulit ng bottom itong si CHP. Pero kagaya ni MAC, bearish pa rin tayo guys ha, kasi kita mo na dito sa RSI. Wala siyang momentum. So below 50 lagi yung kanyang value, yung MACD. Wala pa rin naman masyadong momentum. So hindi pa nakabuka yung kanyang MACD. So sa ngayon, pwedeng maging support itong week at around 1.34 at ang resistance natin is 1.54. So yan lang yung tingin natin trading range nitong CCHP. Kasi long-term downtrend po ito. At makikita nyo naman, so yung prices nasa below ng MA9 natin. Ayan. So lastly, puntahan po natin si ISM. So ayan, nag-recover din ng konti yung kanyang price. Pero tignan mo guys, meron siyang gap down na nangyari dito. So sukatin natin kung ilan yung gap down. So halos 4% pala yung binagsak ng umaga nitong si ISM. So naka-recover naman siya ng konti at loss niya is umabot na lang ng negative 1.79%. Pero bearish tayo dito kay ISM rather kasi yung mga RSI natin wala po siyang momentum guys. Ayan. So pabagsak siya. So yung MACD nag-cross down na, indication na bearish na tayo dito kay ISM. So actually ang inaantay natin dito kay ISM bago magandang pasukin siguro kasi pabagsak pa rin naman yung price eh. Magkaroon siya ng double bottom, konting bullish engulfing candle at possible double bottom itong si ISM. Ayan. So guys, yun po yung nakikita natin dito sa ating mga stocks sa ngayon. So bearish pa rin ang ating PSEI index. So gaya ng nabasa natin, so possible umabot ng 2 to 6 months. Based sa history lang naman yung mga bear markets na nararanasan natin na related dito sa mga viruses. So dati kasi meron na ding nangyari around 2003 dito sa China. Ayan. So sana po makatulong yung mga insights na nakita natin ngayong araw na to. So don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel at tanong lang po kayo dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account. So daily po nagpo-post ako. Minsan pag merong relevant na news, pinopost ko na rin dito lalo na related sa mga hawak natin na stocks. Ayan. So mag-aral po tayo ngayon habang down ang markets at huwag po tayong magpadalos-dalos ng pagpili ng mga stocks. So yung blue chips, nagmumura siya pero hindi pa natin alam kung hanggang saan siya magiging mura. So maganda
matimingan natin kung kailan siya magre-reversal. Ayan. So, ayan. Bukas, siguro discuss natin kung ano yung mga signs ng reversal na pwede natin makita dito kay PSEI Market. Ayan. So, maraming salamat guys. At see you again sa aking next video. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.